I'm hot. Come on, ito na yung mga bisita natin. Ayan na ba? Hello! Ang tari naman parang, na yung Mariah crisis sa umaga. Oo, parang na malayo ka busog na busog. Hi, Miss Regine. Hello! Good morning! Wow, ikaw ternong-terno ka, in fairness. Oo, pero hindi to kasama sa menu ko. Hello, diba? Hello! Hello. Tinerno ko lang sa outfit. Oh my God, I love your kitchen! May ilagay. Oh, ano nang lulutuin? Sige na, magluto na kayo para makakain na tayo. Ako pala, kayo wag na kayo kumain. Ano unahin natin? Ano ba uunahin? Siyempre yung ulam muna. Ang dessert pang huli. Chrissy, yeah. Lulutuin mo, Chrissy. Ay nako, ang iluluto natin ngayon is gourmet. Ah, gourmet. Wow. Ano yung gourmet? Ulam. Pag-gourmet-gourmet, sikuhin kita dyan. Yeah. I'm sure, super, actually, medyo ma-arte siya, pero I'm sure you would definitely love this one. Definitely love this. Super, like, super ka-duper. Anong tawag dyan? Darlings, I'm gonna be cooking minalonggay na tinola ni Mariah. Kayo ba, sa inyo ba, dapat ba importanteng marunong magluto ang isang nanay? Actually, importante, hindi lang nanay, dapat pati tatay marunong talaga eh. Bilang isang magulang, dapat alam mong pakainin ng sarili mong luto yung mga anak mo. Correct. Oo, kasi, pero parang inaasum talaga na yung nanay, no? Kasi, yun naman talaga ang role naming mga babae. Kasi kami yung nurturing, kami talaga yung namamalengke, kami yung naiiwan talaga sa bahay. Nangangalaga ng tahanan. Oo, nangangalaga talaga ng pamilya. At ang tatay naman, ang naghahanap buhay, para may pambili ng pagkain. Diba? Tama. Ang pagluluto ay parang woman thing. Woman thing. Pero sa panahon kasi ngayon, since ang mga kababaihan ay nagtatrabaho na dyan, sa panahon ngayon, ano, parang tinutokan na natin. Parang nga naman hindi stressful din sa babae. Kasi parang minsan tayo mga kalalakihan, hindi lang natin nare-realize. Take for granted na. Yes, how difficult it is to be a mother and a wife. Ano ang feeling na may baget sa bahay? Yung sa akin, totoo yun, sobrang sarap, pero sobrang nahihirapan ako ngayon kasi sabi nila, yung edad ng anak ko ngayon, which is 2 years old, ito yung kalikutan, yung hindi mo siya basta pwedeng iwanan kung saan kasi pwede siya mapahama. Ito yung terrible two sa sinasabi nila. True. Terrible two. Hindi lang yun kasi ano siya, nasa age na i-discover niya lahat. Ay, puro tutanong. Siya, hindi pa siya nagtatanong, hindi pa siya masyadong nagsasalita, pero lahat, pag may nakita siya, susubo niya. Yeah. Nandun siya sa age na yun. Pag may nakita siyang butas, papasukan niya na kung ano-ano. Ganun sila. So, kahit nasabihin mong no. No. Tapos naghahagis ng gadget. Naghahagis ba ng gadget? Yung TV ko sa sala, sa ano na, marami na siyang linya. Binabato niya na binabato. Yes. Tapos according sa pedya niya, uy, may pedya, no? Siyempre. Ano, siyempre. May age talaga ang mga bagets na lahat ng isasagot nila is no. Ang tawag daw doon ay default mode. Mm-hmm. You have to teach her na hindi siya yung nasusunod parate. You have to put it in her mind na ikaw yung authority. Exactly. Pero there's only parang meron lang siyang window that you can do that. Kasi pag malaki na sila, hindi mo na siya papaluin. Kasi mapapahiya na siya. Pag pinapagalita ko yung anak ko, talagang I put him in, talagang nilalagay ko sa isang lugar eh. Never, never kong pinapagalitan sa harap ng ibang tao. Eh, ayan na siya! Ayan na siya! At mabango ha! Yung sweet corn kasi, di ba usually, sayote or papaya na nilalagay nila dyan. Kasi minsan, ma-arty yung anak ko. So, parang ginawa ko, nilagyan, namin, nilagyan namin ng sweet corn para manamis-namis ng konti. Hindi, ma-imagine ko magiging manamis-namis nga talaga yung soup niyan. Ay, ang sarap. Yeah. Ang sarap. Ayan. Ang sarap. Gusto ko yung may pamais. Diba?